Hello mga ka-RDC TV, kumusta kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay three-way switch. So, tuturuan ko po kayo kung paano mag-wiring ng three-way switch. So, saan ba ginagamit ang three-way switch? So, ginagamit po yan sa may second floor yung bahay o may taas yung bahay, yung dadaan ba sa hagdanan. Halimbawa, ganito, may second floor yung bahay. So, mag-drawing tayo ng hagdanan. Hagdanan. Siyempre, yung hagdanan ay merong ilaw yan, di ba? Merong ilaw. So, merong ilaw. So, ang tanong ngayon, mga ka-RDC TV, saan ang switch ng ilaw? Dito ba sa taas? Sa taas? O kaya ay dito sa baba? So, saan ang switch? So, halimbawa, aakyat kayo sa hagdanan. Kung dito ang switch niya, dito sa baba, magagamit nyo. So, switch on natin yung ilaw, iilaw siya. Pero pagdating nyo sa taas, hindi nyo na mapapatay yung hagdanan. Ngayon naman, what if kung sa taas yung switch ng ilaw na to? Kung sa taas naman, ganun ang mangyari ulit. Paano kung aakyat ka? So, walang ilaw. Nasa taas pa yung switch, di ba? So, hindi mo mapapailawan yung dadaanan mo. Paano kapag natisod ka dyan o natapilok ka na pole? Sinong sasalol? Pasalamat tayo sa naka-invento ng three-way switch. So, three-way switch. So, ang three-way switch na to ay ito yung sumagot dun sa problema kung saan ba yung switch. Sa baba ba o sa taas ng bahay? So, yung three-way switch pala is dalawang switch siya na pwede mong kontrolin yung bombilya. Pwede mong kontrolin na nandito ka pa sa taas. Pwede mo ring kontrolin na nandito ka pa sa baba. Diba, ang ganda? Aakyat ka sa second floor. So, on mo yung ilaw dito. Ngayon, kapag nandito ka na sa second floor, i-switch off mo na kasi hindi mo na kailangan yung ilaw, di ba? Ganun din, kapag bababa ka na, so, i-switch on mo dito. Nasa baba ka na, ganun din ang mangyayari mga ka-RDC TV, i-switch off mo. So, sa madaling sabi, tulad nga ng sinabi ko kanina, pwede mong kontrolin yung bombilya dito sa taas, sa switch sa taas, at pwede mo rin ditong kontrolin dito sa baba. So, napakaganda mga ka-RDC TV nung switch na to. So, yun ang ituturo ko sa inyo kung paano iwawiring yon. So, naituro ko na po ano ba ang purpose ng three-way switch. Yan nga po, yung pangunahin po yung ginagamit sa may hagdanan. Ang halimbawa ng three-way switch. Kung titignan po natin, yan, itutok ko po sa inyo, may apat siyang butas. Ito, magkasama na to. Then, may number siya na number, pakita natin, makikita nyo yun, 0, then 1, and 3. Ayun, so tandaan po natin yan, 0, 1, at saka 3. So, ano ba ang purpose ng mga numbers na yan? So, ganito yan. Sa likod ng ating three-way switch is ganito. May apat na butas. Tapos, ang diagram niya ganito. Ganito siya. Yan. Then, ganyan. So, ganyan ang ano ng three-way switch mga ka-RDC TV. So, 0 itong nasa taas. 0, tapos 1 and 3. So, ang nangyayari dyan, ito, yung 0, lumilipat-lipat yan. Pinindot mo, itong magkadikit ay 0 at saka 1, lilipat magiging 0 and 3. So, lilipat siya dito. Pag pinindot mo ulit, 0 and 1 siya ulit. So, lumilipat lang yung 0 natin. 0, pupunta kay 3, 0 pupunta kay 1. Ulitin ko, yung 0
pag pinindot mo yung switch natin, lilipat kay 1. Okay? Pag isang pinindot mo dito sa kabila, lilipat naman kay 3. Pakita ko yung switch na nilagyan natin ng wire. Pupunta dito sa 0 yung isang wire. Tapos yung isa ay pupunta sa 3. Nasa 3 siya. Then yung isa is nasa 1. Yung pag pinindot mo dito, yung wire na to kukonek dyan kay 1. Kapag pinindot mo ulit, 0 and 3 naman ang connected. Tingnan natin kung ilalagay ko siya sa 0 and 1. So wala. Pag pindot ko, meron. Ayun, connected 0 at saka 3. Ayun, 0 saka 3. Dito wala. Pag pindot ko naman dito, ang connected naman yung 0 saka 1. So palipat-lipat lang siya. So ito mga ka-VCTV yung ating diagram ng ating 3-way switch. So napakadali lang pong sundan. Ito yung circuit breaker. Ito yung bulb natin. Ito yung 3-way switch natin. 3-way switch natin. Then ito yung traveler 1 tsaka traveler 2. Traveler yung wire na dalawa na kokonekta sa 3, kokonekta sa 1. Ngayon pag pindot mo nito, okay, pag pindot mo yan, lipat dito, trace natin yung connection. Ayun, open. So, pag pindot mo rin dito, pag pinindot mo to, lumipat dyan. So, connected na. Trace natin yung L. Ayun, connected siya hanggang dyan. Ngayon, parehas din dito. Pag pinindot mo to, ilipat siya dito. So, trace natin mula kay L. So, yung connected. Connected siya. Pero kapag pinindot mo at lumipat dito, hindi na siya connected. Tutok mo lang lang. Tutok mo lang dito sa ano natin. Yan. Yan. Kailangan medyo maigpit para hindi siya mag-loose. Yan. Dito din sa kabila. Yan. 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 Okay, dito. Cut ko na siya. Ngayon, yung sinasabi mo Lars, pwedeng o nga, paano kapag mahaba na yung wire, so dito na lang, pagdikitin na lang dito, no? Tapos dito makikita yung ano niya. Assistance niya. Asan na yun na eh? Okay. So, one. Lagay natin, one. Dito, tusok natin kay one. Yun lang. Then, syempre, yung natitira, ano to, number 3. Yan. 3, 1, tsaka yung 0. Ito yung traveler natin. So, lalagyan na natin.
Tapos siyempre kunin natin ito. Yun na. And 3. So isa pa na ituro natin is yung pag-check ng ano sa actual wiring, kasi mahaba na yung wire. So ganitong ginagawa diyan. Kabit natin yung 1 at saka 3, wala silang chance na mag-connect. 1 at 3, try natin yung 1 at 3. So nilagay natin, tapos pindutin ko yung switch. Pindutin ko ah yung switch. Wala. Samantalang kung ilagay ko sa 0, pindutin ko meron. Tapos pag ilagay ko sa 1, wala syempre. Ngayon kapag 0 and 1 naman yan, pindutin ko meron. Kapag nilagay ko sa 3, wala. Ngayon kapag 1 and 3, pindutin ko yan, wala. Kasi dun sa diagram, kita natin yung diagram, hindi, wala silang chance mag-connect. Judge natin. Then yung 3 and 3, ayan. Okay. So ayan na, connected na siya. Ayos na lang natin. Diretso dito sa bulb. Yung ground o yung neutral sa bulb, diretso siya kagad dito, ah. So ay paano natin ma-identify kung saan dito si hot tsaka saan si neutral. So, on natin yung breaker natin. On natin yung breaker. Okay, naka-on na. Then, anuin lang natin dito. Gagamit tayo ng test pen. Ito yung, ayun, may ilaw. Ito si hot. Then, ito si neutral. Ito yung hot natin. Then neutral. Baba yung breaker. Nakababa na. So ito si live. Ito si neutral. Okay. So yung live natin, dito siya dadaan siya kay switch. Dito sa common. Yung 0. So dito siya. Okay. Masyadong maliit yung pag-splice natin. Splice pa natin konti. So, lagi nating tatandaan kapag ano na, nagtatrabaho tayo, siguraduhin na nakababa yung breaker. Siguraduhin natin na nakababa yan. So, yung L and 0, silang magkasama. Tapos, yung neutral, dito pupunta siya kay bulb. Sentro ba dyan sa camera? Ayan. On. Off. So on ko dito, papatayin ko sa kabila. Okay. On ko dito sa kabila. Then, dito sa kabila. On ko, patayin ko dito. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga ka-DCTV. Kunwari, aakit ka sa dan, aakit ka, baka ng second floor, on mo, pag nandun ka na sa taas, patayin mo. Ngayon kapag bababa ka, sa taas ng hagdan, on mo, then pag nakababa ka na, off mo. So, salamat po mga ka-RDCTV. Sana po ay nakatulong po ang video kong ito about sa three-way switch. So, ayan po, shout out po pala kay John Isep Jr., Enrico Camacho Aban, Pambansang Jologs, Joel Casas, Mark John Basilio, Al Rashid Beruar, John Tulabing ng AMI Riyadh, KSA,
kay Pihing, Dober Cats Dick, at Mads Angkaya. So, salamat po muli. Ito ang RDC TV, ang teknisya ng bayan.